Si Jose o mas kilala bilang Jolad Santos sa comics ay halos 3 dekada ring naging bahagi ng medium na ito. Isinilang siya sa San Isidro Hagunoy, Bulacan at pang-apat sa 8 supling ng mag-asawang Elias S. Santos at Lydia Laderas. Ang kanyang ama rin ang kanyang unang naging guro sa pagsusulat ng poetry. Bago siya nagsulat sa comics, naging contributor muna siya ng kanyang mga sinusulat na literary works like poetry, essays, short stories, and folk tales sa mga vernacular magazine at newspaper. Ilan dito ang Taliba, Filipino Press, Liwayway, Tagumpay Magazine at iba pa. Nang magsulat siya sa comics ng Graphic Art Service using his name, Jose L. Santos, ang kinikilalang ama ng Tagalog comics at creator ng cartoon character na si Kenkoy, na si Antonio S. Velasquez ang nagbinyag sa kanya na maging Jolad Santos, kung saan ang lad ay hinango sa pinaikling apelyido ng kanyang ina na Laderas. Ang dahilan ni Mr. Velasquez ay dahil daw marami o meron ng gumagamit ng pangalang Jose L. Santos. Dito nga nakilala ang pangalang Jolad Santos sa comics. Naging associate editor muna siya sa Kislap Magazine at noong 1974, nahirang siyang maging editor ng Pinoy Comics at Silangan Classics. Noong 1979, si Jolad Santos ang isa sa mga unang nagwagi sa Catholic Mass Media Award at noong 1981, he was promoted as an editor-in-chief of Graphic Arts Service. Naging pangulo rin siya ng comics Operation Brotherhood o COMOPEB. Sagasi niya sinulat at nalathala ang karamihan sa kanyang mga nobela. Dito ay nakatandem niya si Ernie Guanlao na nagdibuho ng obra niyang Kapag Nagalaw ang Pugad ng Isang Ibon na nalathala sa Pinoy Classics noong 1977 at isinalin sa pelikula noong 1980. Nasundan ito ng nobelang Gumamela ni si Ernie Guanlao din ang gumuhit. Nakatandem din niya si Mar Santana sa nobela niyang Aagos ng Brilyante Inay at Ang Ina, kung saan gumamit siya ng anonymous pen name. Si Rudy Flores naman ang gumuhit ng kanyang obrang Walang Pagmamaliw. Si Carl Comendador ay nakatrabaho niya sa Bertong Punduan. Si Celso Trinidad naman ang gumuhit ng kanyang Atos at marami pang iba. Si Al Cabral na naging paboritong katandem ni Jolad Santos ang gumuhit sa karamihan ng nobela niyang sinulat. Ilan dito ang Aram, Condor, Don Sakote, Homer, Magnum Gato at Landong Cabal na isinalin sa pelikula ng Intercinema Films noong 1981 at pinagbidahan ni Dante Barona. Nang lumipat si Jolad Santos sa Counterpoint Publication bilang editor-in-chief, dito niya sinulat ang nobela niyang Kamelyon na si Al Cabral din ang gumuhit. Naging punong patnugot din siya ng Filipino Reporter Magazine. Ang ilan sa mga short stories na sinulat ni Jolad Santos ay ang Gaya ng Pag-ibig sa Malayong Araw na iginuhit ni Rene Clemente, Santiago Series, Kalad Karin, Bawal na Gamot, Ngayon at Kailanman, Baryo Bukod Tangi, Upang Hindi na Magkalayo, Isang Aalis, Isang Maiiwan, Pananagutan at marami pang iba. Sa mundo ng pelikula, malaki rin ang naging contribution ni Jolad Santos. Bukod sa 2 beses siyang nahalal na presidente ng PAMAS,
anim din sa kanyang mga sinulat na obra ang naisalin sa pelikula. Bilang isang literary writer, hindi matatawaran ang kakayahan ni Jolad Santos sa paglikha ng mga tula. Pinatunayan niya ito sa sinulat niyang aklat ng tula na may pamagat na komedya ng mga langaw na ginantimpalaan ng surian ng wikang pambansa. Sa kabila ng pagsasara ng mga local giant comics publication, nagsusulat pa rin si Jolad Santos ng kanyang mga tula at obra na nalalathala sa Liwayway Magazine. Kung pagbabalik ang tanaw, ang isa pa sa mahalagang posisyon na hinawakan ni Jolad Santos mula nang magsara at mawala sa circulation ng comics ay ang pagiging commissioner ng Komisyon ng Wikang Pilipino o KWF. Ito rin ang nag-sponsor ng Comics Congress na ginanap noong 2006 sa lugar ng Yumao at former writer and publisher ding si Loren Banag sa Valenzuela, Metro Manila. Ang pangunahing layunin nito ay upang ipromote at gisingin ang awareness ng mga Pilipino comics reader at sariwain ang naglahong glory ng medium na ito. Isang kampanyang naglalayong muli na ilapit para tanggapin ng mga Pilipino. Isang katangi-tanging hakbang na ginawa ni Jolad Santos na sa kanyang kapasidad bilang komisyoner ng wikang Pilipino, sinisikap pa rin niyang makagawa ng paraan na muling buhayin, pasiglahin at iangat na muli ang medium na malapit sa kanyang puso at napamahal sa kanya, ang comics. Siya si Jose, o mas kilala bilang Jolad Santos, Filipino literary comics writer novelist, at ang kanyang mga sinulat na obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.